sabi guys, ang lalim ng hukay. Parang may nag-pressure siguro dito. Yeah guys. Siguro nasa around 10 meters siguro. Nasa 10 meters siguro yung lalim. Mag-iisang oras na tayo dito guys, pero wala pa rin tayong nakikita. Pero okay lang, laban pa rin para baka machambahan natin mamaya, makakita tayo ng pugad. Lang at least bahalag maya, basta okay lang, at least meron naman tayong nakita kaysa wala naman talaga tayong mahanap. Pero kahit ganyan, hindi pa rin tayo titigil sa paghahanap, dahil baka, feeling ko kasi ngayon araw makakakita tayo ng isang pugad man lang ng alimukon. Sana nga maswertihan, pero okay na lang din, okay na din yun na nakakita tayo ng isang pugad ng maya. Dahil gustong-gusto ko talaga magkaroon ng mga maya para ma-breed ko sila pagdating ng balang araw. So tara, maghanap pa tayo. Guys, meron tayong nakita ditong isang pugad, pero hindi ito yung hinahanap natin. Pero sa tingin ko parang pisano guys eh. Tingnan nyo, meron na siyang mga balat, pinagbalatan ng itlog. Dami no, dami sa baba. Yan, dami. So ibig sabihin pisana ang pugad na ito, pisana yung nangingitlog sa area na to. Ayun siya guys, so yan. Yan, yan. Nandyan. Kaya susubukan nating tingnan sa taas kung malalaki na ba. Pero titingnan lang natin kasi hindi ko type mag-alaga ng mga ganitong klaseng ibon kasi napakasilan eh. Napakahirap lang alagaan guys. Kaya aakyatin lang natin, titingnan lang natin kung malalaki na ba. Kasi base sa nakita natin mga itlog, pisana. So, tara, simulan natin umakyat.
Nasa kalahati na tayo. So, ang lapit na natin. Yan. Mga 1 meters na lang siguro yung kulang. Ang hirap umakyat, guys. Ayan, nandito na tayo sa taas. Hindi ko expect na ang lalim pala nito. Late na pala tayo, guys. Nakalipad na pala yung mga nagpupugad na kingfisher dito sa taas, kaya wala na, hindi na natin na abutan. Kaya nga pala pagtingin ko kanina sa mga itlog, medyo dark na kasi parang luma na, parang hindi pa siya fresh. Kaya at least sinubukan natin akitin at tingnan. Tara, baba na tayo, ang hirap na kasi. Tingnan nyo, guys, yung paa ko. Sobrang hirap. Yan, kalahati na tayo. Grabe. Ang hirap. Yung bang tipong ikaw pa yung cameraman tapos ikaw pa yung actor. Ang hirap umakyat ng mag-isa. Yun. Grabe. Sa loob ng mga halos 2 oras tayong naghanap, ngayon lang tayo nakakita ng worth it talaga sa pagod natin ngayon. Bali, nakakita tayo ng ano mo tawag dito sa amin, tawag nito is bawd. Pero ewan ko sa English siguro ang tawag nito ay
black chin fruit dove. Correct me if I'm wrong, siguro. Ewan ko, hindi ako sure, pero yung kulay green tapos silver yung nandito sa may leeg niya. Tama ba siguro ako? Black chin o black chin fruit dove. Black chin fruit dove siguro yung tawag nun. Kaya, eto yung itlog niya guys, papakita ko sa inyo. Isang itlog pa lang. Ewan ko kung kailan ito mapipisa, kaya titingnan natin yan. Ayan. Halos hindi ko siya makita guys kasi nakapatong lang siya sa ibabaw ng puno ng ewan ko kung anong klase. Hindi naman to nyog. Hindi din to siya. Ewan ko kung ano yan. Kukuha tayo ng stick para makita natin. Makita talaga natin kung ano yung nasa taas. Ayun yung nakikita nyo. Medyo hindi isang itlog lang. Hindi pa ako sure kasi first time ko makakita ng ganitong klaseng ibon dito sa amin. Kaya hindi pa ako masyadong hindi ko pa masyadong gamay yung pag-uugali niya. Kaya siguro bibigyan ko muna to ng mga 10 days para ma-check ko siya palagi para alam ko kung kailan ko siya babalikan talaga, hindi masayang yung oportunidad na nakita tayo ng black chin fruit dove. Sana mag-success tayo dito sa nag-iisang pugad na nakita natin. Sa hindi kalayuan, yes, medyo distansya lang siguro ng mga 20 meters siguro yung distansya, nakakita tayo na another na pugad ng black chin fruit dove. Paboritong paborito pala nila magpugad guys sa mga ganitong klaseng puno. Doon sila nagpupugad sa mga dahon na parang nakalapit ng matumba. Eto yun, kaso yung nadatnan natin wala pang laman o paka siguro tapos na. Masasabi kong black chin fruit dove siya guys kasi hindi siya katulad ng punay na siksik talaga yung pagkaka arrange nung pugad niya. Ang mga black chin fruit dove kasi guys is parang yung bang tawag na parang napaka lazy niya gumawa ng pugad kasi limitado lang yung mga tangkay na nilalagay. Di katulad ng punay is napaka siksik talaga. Ito, sasabi kong black chin fruit dove to. Kaso bad ano lang, wrong timing na tayo kasi wala nang laman. Kaya iwan natin, baka gamitin pa to ng iba para naman. Ngayon ko lang nalaman guys na dagdag kaalaman na naman na sa mga ganitong area pala nagpupugad yung mga black chin fruit dove. Akala ko nasa matataas na kahoy sila nagpupugad, hindi pala, mali pala tayo. Ngayon medyo confirm na natin na mabababa din yung pugad nila, pero medyo mahirap silang hanapin kasi yung kulay nila sabay din sa kulay na paligid, napaka green. Mas madali pa siguro makita yung punay guys kaysa sa ganitong klaseng ibon. Tapos may mga punong ganito na ang tataas, siguro dun sila sa mga ganun, dun siguro sila nagpupugad kaya hindi talaga natin madalas. Tsambahan na lang na makakita tayo ng nagpugad sa ganitong kababa. So yun guys, sinabutan na tayo ng pagod. Kaya pag-isip-isip ko na umuwi na, tama na siguro yung paghahanap. Halos mga nasa around 3 hours tayong nag-ikot dito sa gubat. 3 hours tayong nag-ikot dito. Kaya sinabutan na tayo ng pagod at saka pananakit ng paa. Kaya nakapag-decide tayo na umuwi na lang. Okay lang din naman kahit wala tayong nakitang ina. Kaya ang importante, meron tayong babalikan na dalawang pugad. Isang pugad ng maya na pula at saka meron ding pugad ng black chin fruit dove. Yun yung mga rare dito kasi minsanan mo lang sila makakita dahil sa napakailap nila at saka
mahirap din sila makita dahil sa kulay nila. So, ayun lang guys, sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang sa baba, tsaka pag nakikisuyo na din, paki-hit na lang din ang subscribe button para makapagpatuloy tayo mag-upload ng mga ganitong klaseng videos. So, ayun lang, maraming salamat sa pagsubaybay. Thank you.